Hello guys! Welcome to my channel, Tito Noy's Vlog. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Sana nasa mabuti ngayong kalagayan. Nakikita niyo naman mga kababayan ko, yung 1,000 peso bill. Yung sa baba, yung luma. And then sa taas, ito yung i-release di umano ng Central Bank sa April 2022. Pero maraming umalma. Kaya pag-usapan natin ng konti ha. Ito kasi yung tatlong tao sa 1,000 peso bill natin. Mga bayani ito ng World War II eh. Ang alam ko, ito yung nasa kaliwang taas. Jose Abad Santos. Former. Siya yung kauna-unang Chief Justice ng Pilipinas. Vicente Lim, general to ng ano eh, sa World War II eh. West Pointer yan. And then si Josefa Madamba Lianes Skoda, ano siya, Pilipinas civic leader, parang social worker siya. Siya yung mga tumulong sa yung panahon ng gera, World War II. Famous siya sa campaign niya sa, ano, founder siya ng Girl Scout of the Philippines pa. Ganito na mga kababayan ko, marami kasing umaalong mga, di ba, katulad ng mga ibang politiko, si Isko, pumapapel. Nancy Binay. Kay Nancy Binay, medyo okay ako sa kanya. Ang sabi niya, imbitahan nila yung National Historical Commission of the Philippines. Okay, para magkalinaw-linaw na lahat. Si Sarate, ganun din. Ang pinupunto naman niya is mga spelling daw. Pwede rin yun. Ako, pag tama sila, okay lang sa akin eh. Pero kay Isko eh, medyo tagalid ako eh. So, ito naman, yung 1,000 peso bill sa taas. Philippine Eagle siya. So, maraming security features eh. Alam mo, para sa akin, ang suggestion ko sa Central Bank, ganun pa rin yung 1,000 peso bill, sila Josepa, Escoda, Vicente Lim, at saka si Jose Abad Santos, ilagay nyo pa rin. Yung sa likod, itong Philippine Eagle. O, para wala nang gulo, di ba? Eh, nakaka-usap-usapan, eh, nakakasagutan tayo na dahil lang sa pera. Nabagay, ang dahilan ng lahat is pera eh. Ganun na lang, para wala nang gulo tayo, di ba? At saka ang Central Bank, sana naman, siguro parang may okay din tong bago nila kasi ang daming security features eh. Ewan ko lang kung magagaya pa to ah, hindi ko lang alam ah. Ang dami oh. Tatanggal ko na 1,000 ha. Ay hindi, papakita ko lang. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, inasa ka na, no? May security features, talagang hindi magagaya talaga yan. Hindi katulad noon, ang pera, napipeki talaga eh. Oh. Ngayon siguro, hindi na. Pero, ang reklamo kasi ng mga ibang kababayan natin, huwag naman ilagay. Ako para sa akin eh, tama naman yung ibang politiko. Kinakampayan ko kayo ha. Is ko lang hindi, eh, kandidato kasi. Kung may mga bagong design kayo, ilagay nyo na lang sa likod. Huwag sa harapan kasi ang mga pera natin ngayon, di ba, mga dati mga bayani, karamihan sa pera natin, ano ba yun, 20 pesos, 50, 100, mga dating pangulo, wala na 10 piso, ah. Di ba? And then, dito naman, yung 1,000 pesos, mga bayani natin nung panahon ng digmaan. Di ba? Ganun na lang, parang wala nang, ano, parang usapin pa. Nagkaka-windan-windan tayo dahil sa pera lang eh. Ang biling ko lang sa, o ang hiling ko sa Central Bank, dagdagan pa nalang ng security features. Para wala nang, ano, para wala nang mag-peki niyan. Alam niyo mga ibang Pinoy eh. Diba? Yung mga ibang bansa rin, namimeki rin eh. Ng mga ano pera nila eh. Yun naman mga babae ko, short lang to ha. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Pinapati ko yung kamag-anak ko sa Amerika, Doc JP, Miguel, Irene, Ate Meme, Joshua, Gigi, Manny, Marky, Danica, Ate Eden, si Maget, si Koy, si JR, si Glenn. Salamat po, ingat. Bye.